gumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Hello! Kamusta po kayo ngayon mga kaibigan? Ngayong gawing ito ng Miyerkules. Sana tayo po ay nasa mabuting kalagayan at sama-sama po ha. Siyempre ang aking patuloy na bahayaya. Kwentuhan tayo muli ngayong gabi-gabi dito po sa Dear Ate Juday. Sumali niyo po ako hanggang mamayang 9:45 ng gabi tulad ng dati. Present na present po ang inyong lingkod. Judith Estrada Larino ang inyong Ate Juday. At mamaya po ha, dahil Wednesday ngayon mga kaibigan, unahan ko na kayo. Siyempre, loobin, makapiling po natin ang ating pong Wednesday coach, ang ating co-anchor every midweek. Ayan, sa katauhan po yan ni Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. At siyempre, ang ating pag-uusapan po, mga impormasyon at kung ano-ano pa na iikot po sa pangsiguro. Ayan, so alam niyo na tinutukoy ko. Tungkol po yan sa insurance. Pero mamaya po yan ha, sa ikalawat huling bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday. Samantala mga kaibigan, bago po tayo lumawig sa unang bahagi ng ating programa, ito kuhan po muna natin ang ating unang segment, ang nasusulat. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Kawikaan 14:23. Yan po mga kaibigan, ang ating pagmumuni-muni gabi-gabi dito po sa ating programang Dear Ate Juday. At ano na nga ba ang susunod? Nice nating batiin. Kayo mga kaibigan, nung natigit sa lahat ang ating pong masasalamat, no? Sa ating pong Panginoon, sa pagkakataon na tayo po ay makapag-broadcast muli dito po sa DWIZ 882 bilang may todong lakas. Nais nating pasalamatan ang ating pong bossing, D. Edgar Cabangon. Thank you, Boss Deak. Thank you kay Boss Randy. Salamat po sa suporta. Hindi lang po dito no, sa ating programa, kundi sa iba pang programa ng DWIZ. Of course, ang ating pong mga iba pang bossing, no, ating mga officers po, si Attorney Macneil Rante, ang ating EVPGM, si Sir Dennis Antinor, si Sir Marvin Estigoy, si Sir Vic De Leon Lima, ating station manager, si Sir Nestor Doria, si Engineer Eugene Castro, naku, misaya niya si ano, Engineer Daniel Tenko. Oo, hindi ko naman kakalimutan, ikaw naman. Si Director Bert Mozo, Sir Cholo Bavera, si si Red, hello Red. Oo, kasama din natin yan, katuwang natin yan sa pagpapaganda po ng DWIC. Siyempre, Red Maglalang. Hello, Red! Ayan, si Ma'am Ana, of course. Alakan sino ng HR and Admin. Si Miss Teen, si Sir Braggy. Ano ba yun? Bakit may ganito? Sandali lang, mamaya ka na, ha? Oo, live tayo nabubroadcast ko talaga, oh. O, ayan. So, salamat sa inyo mga kaibigan ha, syempre isa-isayin ko kayo mamaya ha sa pagpapatuloy po ng unang bahagi ng ating Dear Ate Juday. Palamin tayo mga kaibigan, nais nating batiin din ng happy birthday today, no? Si, ay kahapon, oo na, sorry po nakalimutan ko, no? It's not a sign of old age, nakalimutan lang talaga. Pasensya na, tao lang, may ganun pang explanation, you know? Hindi po, ito po ay, isa rin po ito sa mga nakasama kong mababait na naging anchors po. Anchor. Isa sa mga mababait na anchors, ayan. Na nakasama nga natin dito, naging anchor po ng DWIZ, si Kakang Tunying Santos ng Bataan, Mariveles, Bataan. Ayan. Hello Kakang Tunying, ayan, at sana ay nakakabawi ka na, no, because nagkasakit siya nitong mga nakalipas na buwan. At pinagdarasal po namin ang inyong magandang kalusugan. Ayan, mabait din kasi yan si Kakang Tunying. Magaling mag-swimming niya, no, oh, swimming trainer eh.
Ayan. So, ingat po kayo lagi, kakantunying. Ayan. Nais ko rin batiin ang happy birthday si, Nilda Depositor Analupa. Ayan, kaklasik ko to nung elementary, mga kaibigan. Na seatmate ko to actually. Kasi depositor, mauna siya bago ako, Estrada. Talagang may connect. Ayan, ang ganda pa nitong kaklasik nito. Hello, Nilda! Seatmate! Ayan, happy birthday belated, ha? At today naman po, birthday po ni Sis Marian Fortuno. Ayan, si Sis Marian po yung aming secretary sa lokal po ng Gagalangin na dyan sa MCGI Cares. Ayan, salamat po sa Diyos at kayo po ingatan nawa Sis Marian Fortuno. Kasama rin po yung kanyang pamilya. Ayan. So, madali mga kaibigan, eto pa. Parang ano, no? Dami nag-birthday ngayon, no? And happy birthday po today din kay Ma'am Juvie Bautista de Hungria. Ayan. Happy birthday! Ng LFSI. Kaibigan ho natin ito, ha? Mga kaibigan, ano? Si, ng Life Formula Synergy Incorporated. Ayan. Ma'am Juvie, happy birthday po sa inyo. At unay sa rin nating batiin ng happy listening si Sir Jopet. Ayan, Sir Jopet, kamusta po kayo? Naku, oo, napakababait nila sa atin. Ano? At tayo po ikinukonsider, no, ang GWIC, no, bilang kanilang mga media partner sa ilang maraming event po, no? At activities po ng LFSI o itong Live Formula Synergy Incorporated. So, Ma'am Juvie, ayan, Bautista de Hungria, happy birthday po sa inyo. Ayan, at sana ay nag-enjoy kayo o mag-enjoy kayo hanggang alas 11:59 pa naman eh, no? Ilang oras pa? Dalawa, mga ganun. Tatlo. Oo, para mag-enjoy pa si Ma'am. Ituloy-tuloy ang pag-enjoy niya ng kanyang birthday today. Ayan. At eto na. Oo, may pa-plug pa rin pala tayo, mga kaibigan. Na. Although nagsimula na po siya kaninang alas 5 ng hapon, ano, si Ma'am Loli Acosta Rivera po. Ma'am Loli Rivera Acosta, baliktad ako. Ma'am Loli, sorry na, love naman kita. Oo, si Ma'am Loli po, ay, oo, ano yan, love kami niyan sa newsroom talaga, at love din naman namin siya. Alam mo yan, ma'am, di ba? Oo, yan na nga namin eh, kasanggang dikit namin yan. Yan. Yung kanya pong programa na dating 2 to 3, na napapakinggan at napapanood nyo, no? Yung Sulong na Bayan, eh, starting po kaninang, today, no? Kaninang alas 5, ano na siya? Alas 5 na siya hanggang alas 6 ng gabi. Ayan, 5 to 6 na po ang kanyang bagong time slot starting today. Ayan. So, doon nyo na po mapapanood si Ma'am Loli. Kasama po si na Kaali Makabalang, si Sir Mike Oksan, tsaka si Rider John Ramos. Ayan. O, ito ang sabi nga, susulong na po ang susulong na naman. Yon, ang paboritong public service program po dito sa DWIZ. Ayan, bagong time slot po. Ulitin mo natin, 5 to 6 p.m. Nag-start po sila today, no? At ayan po ay Lunes hanggang Biyernes. Ayan. So, mas marami pong listeners dun sa oras na pinaglipatan ng Sulong na Bayan, no? At nais nilang mas marami pang listeners at viewers na maabot ng iba't ibang segments po nila, tulad po nitong Gospel Verse a Day at balita sa special sectors po, tulad po ng OFWs, gain din po ng Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao, senior citizens, Chinoy community, at iba pang makabuluhang sector. Ayan. So, bukas po ah. Na kanina na antabayanan nyo, tuloy-tuloy nyo lang ho yan. Lunes po hanggang Biyernes, Sulong na Bayan, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 na ng gabi. At syempre, dahil iniwan ni Ma'am Loli yung 2 to 3, sumulong na siya sa 5 to 6, aba, oo, edi i-plug na rin ho natin, nagsimula rin today ang bagong programa naman, Stories, ay ziyan na, Stories of Love. Yan naman po ay pinangungunahan ni Mara Valle. Ayan. So, congratulations, Mara. Break a leg, ika nga. Diba? Yun yung lagi nating sinasabi, no? Sa ating mga kapatid sa newsroom. O, break a leg. Ayan. Oo. At
i-best efforts natin palagi yan sa ating mga makabuluhang ginagawa, ayan, endeavors, kung ano man yan, always break a leg, best efforts, ayun. Oh, di ba? Oh, bukas ulit ha. Oh, makinig kayo ha. Stories of Love, 2 to 3 na po ng hapon. Starting yan, yan ang pinakabagong programa ng DWIZ. At syempre, itong sulong na bayan na bonggang-bonggang programa ng IZ. Pero lumipat po ng bagong time slot. 5 to 6 p.m. na po sila. But of course, still, Mondays to Fridays with veteran broadcasters Loli Rivera Acosta, Kaali Makabalang, Sir Mike Oksan, and Rider John Ramos. Ayan. So, bukas ulit, ha? So, salamat po. Ayan. Yan lamang po yung ilan naman lang sa pagbabago, no? At nais nating batiin ulit yung ating mga nakikinig sa DWIC Radio Dial still, no? Yung mga nanonood po sa Facebook Live ng DWIZ, ganin po sa Facebook, ay sa YouTube channel ng DWIZ. Ayan, maraming salamat po sa inyo, ha? At syempre, sa Aliyo 23, alam nyo na yan, pakasearch po sa inyong digiboxes, sa inyong cable, sa Sky Cable, kami po ay nasa Channel 72. Pero dun pala sa iba, digital boxes po, no? Sa Affordabox, Sulit TV, pakiscan nyo lamang po, mga kaibigan. Ha? Medyo iba-iba yata yung kung ano yung unang masagap, ano? Pero sigurado tayo sa Sky Cable at sa Channel 72, Aliyo 23. Alright? Samantala, naku, ito naman. Ito ang kaaliw-aliw din, no? Sana labing ilang minuto po dito sa unang bahagi ng ating programa ngayong gabi ng Miyerkules. Nais po nating batiin din ang ating mga angels. Ayan. Yun po yung mga palagi ang nanonood, regular na nanonood, nakikinig dito po sa ating programa, whatever the day is. Ayan. Lunes hanggang Biyernes. Salamat po sa inyo. Pero ito po sila. Ilan lamang po sila, ha? Maraming salamat po ulit. Kina Sir Marlon Benavides, thank you sir. Kay Angelo at kay Mama Emma Ridaha, salamat po sa inyo. Kay Kuya Nelson Malinaw, Kuya Nelson, thank you. Ayan, kay Ma'am Tizan Roman, kay Ma'am Ning Absere de Leon, kay Sir Ramon Abadillo, kay Ma'am Susan Jeronimo, kay Ma'am Andrea Jong, kay Ma'am Annette Allegri, kay Ma'am Zoraida, kay Ma'am Marlene Memaloto, kay Ma'am Lilin Araneta, kay Miss RG Chell, kay Sir Jerry Villar Esguerra, thank you po. Kay Sir Halon Haylon, kay Martin Aliling ng Imus Cavite, kay Ma'am Aileen Giang Castro ng Dubai, salamat po sa inyo. Kay DJ Handsome Hugan ng Binyan Laguna, ayan, thank you Direk. Ayan, Sir Rex ng Laguna din, ayan. Hello Sir Rex, thank you po, ha, salamat sa inyo may kinig. Kay Brother Rodelio Sulat po ng Tundo, ayan, kasamahan ko rin po yan sa lokal ng Gagilanin, and si G.I. Care, salamat po. Just, si Ma'am Girly Canla, si Ronel Sacrominil, salamat po. Si Algie Francisco Bobo ng San Andres Bukid, Manila, ayan, kay Ma'am Zoraida Calumente, kay Ma'am Merlinda Constantino Ibanez, ayan, salamat po sa inyo. Of course, kay Justice Alex Quiroz, ang chairperson po ng GCGO, ng Governance Commission for GOCCs or Government-Owned and Controlled Corporations. Ayan. Uy, kasi natin ipabot ang ating pagbati kay na Tita Nene Rehino. Wow, she's back. Uy, swerte naman. Kailan kayo magkakakwentuhan ng kanyang holidays na in-spend niya dyan sa Australia. Tita Nene, hello po sa inyo. Ayan. Kay Sir Vic Chan, kay Ma'am Connie Angeles, kay Ma'am Lilan Sang, kay Ma'am Linda Ataide, and everybody. Kay Sir Dolphin. Ayan. Kay marami pa sila eh, no, sa ating ano yan, SM Foundation Incorporated Family. Kay Ma'am Tessie Coson, si hello ma'am. Ayan, salamat po si baliktad pala, Tessie si Coson. Yun. Hello po sa inyo. Salamat po ma'am sa inyo, ha. At i-announce din natin yung kanilang pagbabalik, no, sa Barangay 882 every Saturday po, no, 4 to 5 ng hapon, kasama po si Gilbert Perdez. And syempre, makabuluhang mga programa ho ang inaatid nila
At tayo po, ang DWIC po mga kaibigan, ang kauna-unahang radio partner po ng SMFI o itong SM Foundation Incorporated. So maraming salamat po sa grupo po ni na Ma'am Nenny Regino and Sir Vic Chan, si na Ma'am Connie Angeles, and syempre lalo na po ano, kay Ma'am Tessie C. Coson. Thank you Ma'am, ayan, salamat po. Ayan. At syempre, ayan, ingatan po kayo palagi. No? Well, ingat po kayo lagi. Ayan. So mga kaibigan, yung bagi pa lamang po yan ang ating programang Dear Ate Juday ngayong Wednesday night. Pero magbabalik po tayo kaagad ha. Hopefully makasama po natin ang ating Wednesday coach. Sa katauhan po yan ni Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. Ako, ano kaya ang bagong session? Tignan natin ha. So kung meron kayong mga katanungan, eh, i-post na lamang po dyan sa ating Facebook, may comment po kayo, may message po kayo, pakisulat na lang po dyan. O kaya naman po, eto na, invite ko na rin kayo ha, na mag-send po kayo ng inyong mga tanong or concerns or whatever, no? Na gusto nyo ipaabot din po sa ating programa, sa pamamagitan po yan ng aming email address, ito po yun ha, email dearatejuday@gmail.com, ayan, email dearatejuday@gmail.com. Ayan. Kami po ay kaagad natutugon at kung yan po ay concern nyo, tatalakayin po natin yan sa pamamagitan po ng, depende po no, kung sinong coach ang pwedeng sumagot sa inyo pong mga concerns. Ayan. And so, ito na nga, huwag po kayong aalis mga kaibigan na wag na wag, saglit na saglit lang. Ibigay-daan lang po tayo sa ilan sa mga paalala po dito sa ating impilan at sa ating ang pagbabalik, eh, hopefully, no, makasama na natin si Coach Andy Christine Bautista Ambrosio dito po sa ating programang Dear Ate Juday. Dear Ate Juday. Alright, balik tayo mga kaibigan sa ikalawa tuling bagay po ng ating programa. Aba, very special tonight. Alam niyo ba kung bakit? Siyempre, happy anniversary! Saktong-sakto sa araw ng Miyerkules, ano? Nasa linya po natin ang ating Wednesday coach. Sa katauhan po yan ni Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. Coach, magandang gabi sa'yo at... Magandang gabi, Ate Juday. At yes, happy first anniversary po sa atin. Dito sa ating Dear Ate Juday program. Eksakto, no? Yung unang... lang po ano inyong lingkod sa programa ni Ate Juday. talking about programa no, natin. Life insurance. Oo, programa natin yan. Ang bilis, no? Diba? Salamat sa Diyos, ha? Lahat naman yan, niloloob ng ating Panginoon na magkasama-sama tayo at magkatuwang tayo, Coach, no? Sa pagbibigay ng mga good vibes nga lang sabi natin. Pero may mga pagkakataon na hindi siya good vibes, pero malaking tulong. Basta still at the end of the day, meron tayong makukuha, meron tayong matututunan, di ba? Opo. Anniversary. One year na, ang galing. Oo, di ba? Ang bilis. Oo. So, parang hanggat nandito tayo, tuloy-tuloy lang ang pagbibigay natin ng good vibes sa ating mga viewers and listeners. Of course. Siyempre, dahil Wednesday ngayon, Coach, meron ka bang pa-anniversary session dyan? Ano bang pag-uusapan natin? No? Grabe, no? One year talaga. Yes. I was trying to recall ano yung suot ko. Ang baba. Ako din nga, iniisip ko yan. Naka-uniform ko lang din. Ano po, naka-dilaw akong t-shirt na lang sa online at the company that I represent. Yes, and oo. I remember last year, for our very first episode, we talked about the basic concept about the insurance, the life insurance, no? Oo. So, isa mong para ba? Oo, paano ba? Pagbibigay pugay, no? Sa yung ika-anibersaryo ng ating programa talking about that. Unang anibersaryo. Pag-usapan natin yung mga kamuha nila about it. Oo. Okay, isang taon na po tayo nagbakayan tungkol sa life insurance. Pinag-uusapan natin ano yung mga iba't-ibang klaseng produkto. Yes. Benepisyo na pwede nating makuha. Mm-mm. Sabi nga natin nung nakaraang episode natin last week, no, na ang life insurance across the industry, no, na paanong brand man yan, no, paanong company man yan, mga produkto niyan, pare-pareho. Nagkakaiba lang po yan sa, of course, yung sa features or din sa servisyo na ibinigay ng kumpanya. Mm-hmm. Pero, ganun pa man, kahit na pare-pareho,
napaka-timing pa rin. Napapanahon pa rin. Napag-usapan natin siya palagi. Kasi, yes. Anong year na? 2023 na. I think in one of our previous episodes, in one or two episodes, nabanggit natin kung gano'ng baba, kung gano'ng kadiit ang parasitization or saturation level life insurance sa Pilipinas. Sa Southeast Asia or sa Timog Pilipinas, kasi pinaka-mababa talaga yung rate ng implementation rate ng life insurance. I just cannot remember the exact figures. No? Pero tayo talaga yung pinaka-mababa when it comes to that. So, bakit natin sinasabi na napapanahon siya palagi yung pag-usapan? Kasi nga, nag-ipulasyon ng Pilipinas, Ate Juday. Sa ilang milyon na yun, ilan na rin ang porsyento na insured. Right? So, kahit nasabihin natin, napag-usapan na natin yun. I think, first, it's also very timely na pinag-uusapan natin siya at nilidiscuss mga beneficyo niya. No? So, for one, gusto nating pag-usapan ngayon yung mga basic or mga FAQs, frequently asked questions about life insurance. So, ipuput on the spot kita, Ate. Ikaw, ano pinaka frequently asked, number one frequently asked questions for you when it comes to life insurance? Kung ikaw yun, ano yung ano mo itatanong? Kung mara, hindi pa ako nakakuha, no? Ang tatanong ko dyan, kung unang-una, ha, magkano mahuhulog ko? Basic eh. Magkano-hulog, di ba? Pareho tayo. I-check ko yung budget ko, coach, di ba? Alam mo yan. Kasi like ako, nung unang bago naman nagtrabaho din sa life insurance, hindi nila ako. Purchased my first life insurance, I think, year 2014. Kasi nga, bagong nanay ako nun eh, bagong panganak ako. So yun din yung una kong tinanong dun sa agent namin, sa advisor namin at the time. Kano ba yung pwede ko dyan? Kasi nga, isipin ako, dagdag gastos. Kailangan ma-budget ko yan, diba? Actually, aaminin ko sa'yo, coach, yan yung una ding naisip ko. Even before na inalok mo ko, even before yung... Kasi, tayo, magka-pamilya na tayo eh, alam mo naman yan. Yung even before na hindi ko kakailala na... sabihin ko, kakilala ko pero kaibigan ko na rin, gano'n. Ganun din yung sinabi ko na, ay, dagdag. Yes. Of course, we have nothing against people who think of it that way. Kasi kahit normal, yung lingkod, kahit diba? Ako dati, normal. Yung una kong tingin din eh. Uh-uh. Pero, di ba nga, may kasabihan, I'm sure sa social media, in one way or another, baka nakita nito na ang life insurance, ang bukod tanging gastos, ay ang bukod tanging bagay na sa tingin nyo ngayon ay isang expense or isang gastos. But in the future, kapag may nangyari sa inyo, yun lang yung tanging gastos na pinagkukunan nyo ng panahon na ibabalik sa'yo ng higit pa kung ano man yung ibayad mo or na gastos mo in the past. Yes, oo. Diba? Alam mo yung ako nga, coach, no, inaamin ko sa'yo, diba? At sa ating mga listeners, paulit-ulit na lang ako tuwing may session tayo. Talagang ano eh, ang tagal mo kung nainganyo, diba? Alam mo yun? Yes, pero, di ba, better late than never. Yan. Yun napag-isip ko na kasi, ay, shucks, hindi na ako bumabata. Huwag na lang tumatanda. Oh, yun na yun eh. Hindi na tayo gumaganda lang talaga dati. Di ba? Oo. At yung mga pagkakataon ngayon, di ba, hindi natin control na eh. Mas doon ko na-realize na hindi na natin, even before naman, hindi natin control eh. Mas lalo ngayon because sunod-sunod yung mga nangyayari. Nagka-pandemic, and still, we are still in a pandemic, di ba? At the height of pandemic pa rin. Bumabalik eh. Tapos, aside from that, may mga pangyayari na really beyond your control. Gusto din man natin na control natin out of our OCDs, no? Hindi ka natin pwede. So, to answer your question nga po, no, kung magkano ba yung kailangan sa bayaran. So, ang sagot po dyan ay depende po yan sa inyo. Depende yan sa atin, di lang yung kliyente. Kasi ang basic notion lagi ng mga Pilipino pagdating sa insurance, ako, mahal niyan. Mukhang mamaya, pagbayarin mo ako ng 5,000, 10,000, kada buwan, no? Eh, kung kaya mo, well, why not? Diba? Diba? Why not? Oo, at pwedeng malaki din yung maipon yung pera. Pero, kung sabihin na ko, hindi ko kaya yung 5,000 or 10,000 or 20,000 pesos per month. Uh-oh. Maybe ang kaya ko lang i-shed out every month or i-set aside for it would be roughly around 1,500 to 2,500 pesos per month. Uh-oh. Then well and good, at least they were able to start on something kesa naman dun sa wala silang masimulan. Yes. Diba? And again, one basic factor that you have to consider as well would be their age. Yan, paulit-ulit po natin yung sinasabi. We have to consider also our age and our health condition. Yun nga, coach, no? Nung yung nakapag-decide na ako finally na igugo ko na yan,
parang naisip ko na, parang di ba ano, kasi ang tanda ko na, parang hindi, alam mo yun? Kukulang na lang siguro sasihin mo ko na, ate. Grabe even naman. Before ganito ka na, even before mag-40 ka, andyan ako na nagsasabi sa'yo, oh, ikaw, ano bang pasya mo, Ate Juday, di ba? Yes. Andito ako, pero, babalik ako dyan, pupunta ko dyan. You finally decided to pursue it, to finally go for it. Kaya nga, yung realization dapat. Ha? Tama ba? 25 ka lang nun, ako mga 18 lang ako nun. I think so. Super in denial of the age, no? Oo, di ba? Yung gano'n, na parang... Ay, sabit lang ha, di ba parang na-realize mo na, sabi mo nga better late than never eh. Pero yes, true. Better late than never talaga. Pero kung makakapag-decide ka ngayon, coach, na mas maaga, why not? Mm-mm. You go for it. Kasi, di ba, hindi lang sa edad, no? Kasi katulad nung napanggit natin kanina, you also have to consider health condition. Yes, because health there condition. Are some people who might be very young in terms of age, mm-mm. pero unfortunately, merong mga... May mga mana. But when it comes to their health conditions, doon yung nakuha nila ng mga minana. So we have to consider that as well. Para, you know, hindi din tayo mahihirapan. So, alam mo na, yung mga ganong bagay, we have to really consider those things para makapagsimula tayo. So again, going back to dun sa money issue, pwede ba ako mag-start ng ano lang, mga 1.5 per month, ganyan, at 2,000 pesos per month. Para, yes. Coach, masingit ko lang, no, parang ang laki pa nga lang ng 1.5 kasi nung iniisip ko nung una talaga, sabi ko, parang nalalakihan pa ako kung 500 ba? Pero since, hindi ikaw, meron actually, kang, meron, ano eh, no, meron kang... 500. Again, kung pasok pa yung age bracket natin doon. Kasi madami naman po mga life insurance products. Yan ang tulong ng mga experts, coach, eh, no? Kaya nga meron tayong one-on-one eh. Meron kang, ayoko nang sabihing agent, pero agent naman talaga yung unang tawag, ano? Ano na ba ngayon ang tawag sa experts? Mga ano, kopong-kopong, noong mga panahon ng ating mga magulang. Agent ang tawag dyan, coach, di ba? Agent. Which is, totoo naman, but now, we're trying to professionalize it even more. Yeah. So, hindi wag po kayong magulat kung meron kayong malaki magbabasa dyan. O, insurance advisor, insurance agent. So, mas pinaprofessionalize lang po natin. Advisor na. Ginamit natin yung term na advisor. Ay, why? Wow. Because, advice. That's the main purpose of their title, of their position. It's really to give financial advice. Particularly when it comes to life insurance to clients that they cater to, the clients that they service. So, kailangan na lang magbigay ng bio. And I'm sure naman, no, sa ating mga tagapakinig in one way or another, they've come across different social media posts about life insurance, about life insurance products, etc. Lahat naman, kaya natin i-discern, no, kung kaya natin maintindihan kung ano mga ibig sabihin nun. But, it would still be better if they could have, like, kung gano'n na sabi mo ate, no, like mga one-on-one sessions with the insurance agents or insurance advisors. Para mas maitan mas nyo, masagot, di ba? Nang maayos. Oo. Yes. Tapos kung mayroon pa silang... Ang dami pong art cards na nagkalat online sa social media, let's say, generic, no, for 24-year-old female non-smoker, ganito, ganyan, for 500 pesos or 700 pesos per month. Madaming ganon, which is very helpful kasi nagkaka-idea tayo. But totoo. Remember, nagbabago-bago po yan, depende po doon sa detalye natin, no? Oo, right. Ayan ako. So, saglit lang ho ah, medyo humina ang signal ni coach. Ayan. So, pinag-uusapan din natin mga kaibigan ano, yung basics lang. Kasi nagbabalik tayo because it's our anniversary episode, no? 'Di ba? Kaya okay na. Hello? Yes, coach. Are you still are you there na? Oh my gosh. Ayan na. Okay na. Tuloy-tuloy lang tayo, coach. Oh, sinalo lang naman kita bago ka namin natawagan. Yun, ulit, no? Ayun yung binabanggit nga natin. Kasi anniversary episode, babalikan lang natin yung... Ito yung mga basic eh, di ba? Yes, boy. Hindi ko maalala kung saan tayo naputol kanina kung ano yung sinasabi ko. Ay, tukol sa ano lang. Discussing about the importance of having like a one-on-one session. Kasi may mga tanong eh. Not only the basics eh, baka may mga follow-up pa yun, coach, no? Oo, mas may paliwanag sa kanila yung customize pa yung detalye na gusto nilang malaman about life insurance. And again, para mas maintindihan nila ng talagang nakabase sa personal details nila. Kasi maaaring yung mga nakikita nila online, it's very generic. Hindi applicable sa'yo, no? Other people as well. Hindi applicable sa'yo. Kaya nga meron kang coach, an expert, an advisor like Coach Andy Christine para...
ma-customize. Yun lang yung sinasabi, coach, talaga naman eh, no? Iko-customize. Pero yung age talaga, ha? Malaking factor. Lagi. Mm-hmm. Customize kasi ang habol natin is yung pagbayad nila iko-commit is something that they can maintain ba? Yung mapapanindigan nila. Oo, yung mamimaintain mo, coach, eh, no? Nang bumili, diba? Kasi mahirap yung... Paano yung coach, no? Pagka nag... hindi ka nakapagbayad, let's say, ano ba, mga sabihin mo ng the most 6 months ba, ganon, o paano yun? May grace period naman po yung payment natin. Generally speaking, we have a 30-day grace period. 30 days? Tulare, ang due date mo ngayon is January 18. So, right. Kung hindi ka makabayad ngayon, you have 30 days from January 18 to settle your payment para walang mga necessary deductions or so, penalties. So, that would be until Feb 18. Yes. Pero again, depende yan sa produkto, no? Pag DUL, okay. Meaning yung uh-oh. Insurance na meron kang naiipong pera, especially kung more than 2 years na yung policy mo, no? Kahit nga beyond 30 days mo, pwede kasi meron ka ng savings na naipon. Pero if it's a traditional product, meaning yung wala siyang savings component, wala kang naiipon. Opo. Yun. Uh-oh. Hindi po tayo pwedeng lumagpas sa 30 days kasi malalapse or mapapaso yung ating quarterly. Eventually, mawawalan ng isa-isay. Ganun ba, coach? Pag nakita natin sa social media yung mga description sa insurance, hindi naman lahat yun. Malalaman agad ng mga nakakakita. So, that's why it's also important to have, you know, a more thorough discussion with an insurance advisor para mas maipaliwanag sa kanila yung mga bagay po na yun. At inyong lingkod, would be more than happy to talk to them, discuss with them yung mga ganung bagay, ganung information about life insurance. Coach, may ang tanong ko na lang, no? Kasi alam kong nagmamadali ka. Sorry, ha? Nagmamadali okay, ka ng po, to take care of your kids kasi patulog na. Baka tulog na nga ngayong oras. Ito yung mga kids, no? Of course, my favorite, Leon. Hello. Mag-review. Ah, nag-review. Very good. Ano? Spelling quiz be yung favorite mo, ate. Wow, so, talaga ba? I told you, hindi lang. Ito, yung sa insurance ngayon, no? Ngayong buwan na ito, coach, ano ba yung mas madami ba na nag-inquire sa'yo? Or ano ba yung the whole year, ano ba yung sa tingin mo yung peak ng mga inquiry? Nanonotice mo ba yan, coach? Walang palya. Pagpasok ng November, December, yan. Greg, surprise. Hindi pala surprising. Ano na yan? Usual na mas mataas yung bugso ng inquiries. Bakit? Kasi bonus season. So yun yung mga time na may extra money yung mga tao and they wanted to good use of their windfall of money or mga bonuses nila. So usually yun yung hanggang mga January ganyan. Ay, January? Wow, pasok pa nga yung buwan. Pasok ng mga summertime ganyan. Medyo mahina ang mga increase noon. Bakit? Kasi yan yung mga enrollment season. So, dahilan palagi ng parents ko, tuition fee, enrollment. Siyempre, unahin ko muna yun. Ganun, diba? So, talaga, most of the time talaga, quarter four, or around... the last quarter of the year. Yes, they have increased because they're expecting their Christmas bonuses, ganyan. So, they have extra money to spare for it. Pero ito, last question ko na lang, coach, no, bago ka tapakawalan. May mga nagtatanong din sa atin, ano, kung yan bang, di ba, sabi mo nga, last quarter, so medyo yayamanin, di ba? Yes. Oo, ang estado natin, hindi naman lahat, no? Sila pala yayamanin. Hindi, kung ganun, di ba, nag-usap kayo, nagkasundo na kayo na, ito ho ba ang kaya nyo, like sa isang client mo, no? May mga pagkakataon ba na gusto na lang i-advance for baka mas malaki yung nakuwang bonus? Yeah, yeah, pwede po yun. So, i-advise mo they ng... want to do the annual mode of payment and they want to pay extra or magdadagdag sila ng tawag dun sa insurance, it's top up. Pwede po yun. Mas maganda rin yun kasi nga at least wala na silang intindihing payment for the next couple of months. Yes, and may then, pera ka na. Meron din silang extra na dinagdag para mas lumaki yung projection ng naipon din nilang pera. Kung meron ka ng pera, isalya mo na ngayon. Parang ganun sa atin. But then again, just a very gentle reminder. Yes. Hindi porque taga life insurance ako or kami tayo. Insurance. So of course, we have to still advise them na, you know, just set aside extra portion na alam mo talagang extra. But then again, you have to still consider yung liquidity mo, no? Financially, dapat meron ka pa din extra money. Of course, meron ka mga bills na kailangan bayaran. Dapat may emergency fund ka. So, again, in our future episodes, we can have a refresher about that na
kung ano yung isa-set aside mo lang for your other diversification. Hindi porke taga-insurance tayo, lahat pasok mo sa insurance. Tapos, wala nang pambayad sila duties, di ba? So, kailangan ako na yun, naman naka-set aside for that. Ayun, ako. Pero, well, no, sa mga susunod na pagkakataon, pag-uusapan pa natin yan, marami pa tayong itatakal on, kasi nagbabago-bago ang panahon, coach, ano, nag-a-adapt din yung dapat nag-a-adapt din tayo, di ba, sa mga mga bagay-bagay tungkol sa insurance, exactly. Usaping pang siguro. Anyway, coach, yung pagkakataon, ibigay ko na sa iyo ulit, yung numbers and contact details, para if they want to consult you personally, no, kung paano okay. ba. Yes, thank go ahead. You, Ate Juday. And again, no, bago ang lahat, happy first anniversary po sa ating mga tagapakinig. Yes. Sa ating Dear Ate Juday program. Maraming salamat for listening to us every Wednesday night. And again, kung gusto niyo pong matutunan mas marami pa about life insurance, they can get in touch with me sa aking numerong 0917-716-2418 or just search for my name in social media, particularly Facebook Messenger and the Christine Bautista of Joshua. We can talk about more about it. Yun! So, next week, ayan na, hopefully, loob eh, no, makapiling ka pa namin ulit sa ating Wednesday session. Tuloy-tuloy tayo, coach, ha? Tuloy-tuloy tayo hanggat, sabi ko nga sa mga loves natin, ano, yung ating mga listeners and viewers, pagka-carry kong best efforts lagi kasi busy ho yung ating mga coach, pagka hihilahin ko talaga. Gagawan po natin ang paraan niya. Ayun. Ito naman ay always for everyone's ano eh, advantage naman ho talaga eh, diba? Kaya nga naghihingi tayo ng mga tanong nila kung may gusto silang linawin to ko sa isang kagaya ngayon pag Wednesday particular. Kung may mga questions po sila, ipadala lang po nila sa inyo at ipunin natin para we can also share it with our listeners. Of course. Ayan. Thank you so much, coach. You're welcome, ate. Happy anniversary ulit. At sa inyo, happy anniversary kahapon. Thank you. Salamat. Ingat kayo, thank ha. Pakisabi okay, kay good best night. Friend Adrian, yung thank soft drinks ko ay wag niyang pakialaman. Yes. Thank you. Ingat ka. Good night. Thank you, good ingat night. Po kayo. Bye. Ayan, salamat. So, yan mga kaibigan, ang ating pong coach for tonight, ang ating co-anchor na every Wednesday night for the last 1 year, no? Pero tuloy-tuloy ho yan, ha? Siya pa rin ang mga kasama natin. Diba? Oo, salamat sa Diyos. Salamat, Coach Andy, no? And the whole family, very supportive din sa pag on air, no? Nakakasama natin pagpoprograma po ni Coach Andy every Wednesday night. And even last year, no? Yung pagsisimula natin, diretso siya, 1 week siya nun, eh. No? Oo. Na nakasama ho natin. So, salamat ulit, Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. And mga kaibigan, ako na po natin ang ating segment na Gabay Natin. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakalala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At sa na po nagtatapos ang ating pong programa ngayong gabi ng Miyerkules. Una tigit sa lahat, ang ating pong muling pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Muling salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na tayo po yung makapag-broadcast muli ito po sa ating programang Dear Ate Juday sa DWIZ 882 ang himpilang may todong lakas. Salamat muli sa ating coach, Andy Christine Bautista Ambrosio for tonight. Salamat sa ating mga nakagabay sa newsroom, si Nayasin, si Abby, si Drew, si Angge, si Jen, si Hannah, si Aryam, si Rashid, si Mara, si Atiya, si Amizi, si Micah, si James, at si Jessa. Thank you sa inyo, ha. Sa ating social media, of course, si Na Allen, si Jam, si Joanna, si Elaine, si Jello, at si Kimi. Ayan, salamat din sa ating technical experts. Ayan, si Na Engineers, Jello Bingol, Fred Balamala, of course, Daniel Tenko, no? Ating gabi-gabing co-pilot dito. Sina Engineer Jeric Barreto and Juno Guba, Winner Contehino, syempre, no? At yung ating mga poging kasamahan dyan sa transmitter site sa Ubando, Bulacan, sa panguna po yan ni Engineer Jerry S. Makilan. Maraming salamat sa inyo, ha? Looban bukas po, no, mga kaibigan, magkakwentuhan po tayo sa panibagong edition po ng ating programang Dear Ate Juday Thursday edition. And it's because it's Thursday, makakasama po natin si Coach Jojo Echeverry. Ayan, ako, tuloy-tuloy tayo sa part 3 na ho, no, nung ating session on
ano ba, product foundation, something, no? Bukas po yan. Ayan, ha? Oo, at abayanan nyo po yan with Coach Jojo Echeverry. Susunod na mga kaibigan, ang news update. Kasama po natin dyan si Rashid Locsin. At pagkatapos po naman yan, ang programang Musika at Balitaan with Director Bert Mozo. Muli mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod, Zurit Estrada, Larina, ang inyong Ate Juday. Nagsasabi muli ng pasasalamat sa inyo at nagpapaalala, mag-ingat po tayo palagi, ha? God bless everyone! See you! Bye! Dear Ate Juday,